Hi everyone, welcome to our channel. This video is definitely a different one kasi ito yung masarap na video namin na nagawa. Because I'm going to tell you ang top 5 comfort food ko. So, let's watch this. So, bago ko sabihin sa inyo ang top 5 comfort food ko, disclaimer muna tayo. Yung papakita ko sa inyo yung top 5 na comfort food ko, not necessarily healthy. Okay? I'm not promoting any brand also. Or I'm not promoting a particular diet, ha? Comfort food ko lang talaga siya. So, pag stress ako, pag medyo malungkot, ito yung mga food na madali ko lang makain. Or madali ko lang maluto, madali ko lang makuha, mabili or something. So, I'll show you the first one, which is like the easiest to make, the easiest to get, the most convenient to get from any place around. First one is actually scrambled egg. Scrambled egg. So the scrambled egg is my number one, okay, comfort food. So, madali ito natuhin. Actually, hindi lang scrambled egg siya. So I usually put like tomatoes, yan. Isa yun sa mga favorite ko, tomatoes. Or kung walang tomatoes, di onion, spring onion. Basta may halo siya. Pero kung wala yung mga yun, scrambled egg is just fine. So, let's try. Kakainin ko to kasi, ayan, di ba? Masarap pagkakaluto ko. Like, egg is, it's very easy to cook kasi, di ba? Meron ka lang, ano, meron ka lang isang pirasong egg. Scramble mo lang, lutuin mo. Tapos, di ba? Soft talaga siya. So, pag natitikman ko to, parang okay na ako. Parang, I'm energized. Then, pwede na magtrabaho ulit. Oh, come on! Eh? So, yung anak ko na nanonood ngayon. Yung matitira sa kanya. Okay. Second. Okay, comfort food ko. Okay? It has something to do with the first one. Kasi parang magpinsan lang sila. Okay? I make sure na meron kaming ganitong supply sa bahay. Okay? As much as possible. At saka very particular ako sa brand. Kung hindi siya yung brand. Iba siya, pareha sila ng type, pero hindi iba siya ng brand, hindi ko siya gusto. Kailangan yun lang yun ang particular na brand. So, here's my top 2 comfort food. Okay, it's actually very simple. It's just a bread and mayonnaise. Okay? So, it has to be lady's choice. It has to be lady's choice. Pag hindi siya lady's choice, okay, hindi ko siya type. Okay? So, well, I'm not promoting this brand ha, pero kung nandyan si lady's choice, baka naman, you know. So, simple lang, like this. Lalagay ko lang siya sa bread. Spread ko. Yan. Pero syempre, di ba? Syempre, sabihin natin stress ako. Gusto ko talaga ma-comfort. Dadamihan ko ng ano, ng mayonnaise. Promise, ganito talaga ako. Ayan. So, gusto ko may mayonnaise. Then, Diba? Nandun yung eggy taste niya. Nandun yung pinaka-oil niya rin. Also, anything, oy, nahulog siya. Anything na may mayonnaise, okay sa akin. So, like, egg sandwich, tuna sandwich na my lady's choice mayonnaise, okay sa akin. Pero ito yung pinaka-base niya. Just like the egg kanina, egg with tomato, egg with onion, egg with, ano, spring onion. Same with this, mayo with egg, mayo with tuna. That's good for me. So, yung mga friends ko na lagi kong hinihinga ng egg sandwich. Kapag napapagod ako, alam nyo na, isa yun sa mga comfort food ko. So, kain tayo. Top 3 is, may kinalaman din sa number 1, number 2, at saka number 3. Pero medyo, ano lang siya, medyo naiba lang siya ng forma. Okay? I mean, hindi lang siya yung content pala. So, the number 3 is actually noodles with egg. Again, I'm very particular with the brand na kinakain ko kasi yun yung comfort food ko. So, lucky me siya na chicken flavor. Pero,
ang preferred ko talaga is yung itnok. Itnok. So, itnok yung ano niya ba? I don't know kung alam niyo yun. Itnok siya tapos lalagyan ko ng egg. Hindi ako kumakain ng pure lang na noodles na ganito. Kailangan may egg talaga siya. Kasi wala siyang egg. Hindi ko siya kakain. Aww. Another thing is that when I'm like, kung na-hospitalize yung husband ko, yung anak ko, ito talaga, kahit puyat-puyat ako, basta bigyan lang ako ng ganito, okay na ako. Eh, so let's try. Mmm. Mainit pa siya. Ang sarap. Like, okay siya sa chan. Part-time Korean, kailangan may tunog. Ah, sarap, Mal. Sarap. Nagutom na yung mga nasa likod ng camera. Mmm. So, nandun mismo yung egg na ano, na parang in-scrambled while I cook this. Ayan siya. I like the saltiness. Actually, I put ample amount of water para ma-dilute yung saltiness niya. So, here it is. Hindi siya ganun ka-salty, pero may saltiness siya. It's just tolerable. And then, when I can actually eat the entire pack. Hindi ako nag-share. Kasi ayaw niya. Pero pag ginain ko siya, ako lang, especially pag may kanin na siya, na nanineutralize yung saltiness niya, grabe. Comforted na comforted talaga ako. Tara, kain tayo. Okay. The top 4 is actually different from the 1, 2, and 3. Okay? But then, kaya top 4 siya nasa pinakadulo. It's because minsan ko lang siya kainin, pero pag talagang gustong-gusto ko, like, I just open it and then, you know, madali lang siya kahit hindi na siya initin. So, this is actually my top 4, which is, okay, tuna flakes in oil. Ayan. Lalo na kung ininit siya, ginisya siya ng konti sa sibuyas at saka bawang. Tsaka nilagyan siya ng asin at medyo may konting chili powder. Ayan. So, eto, promise, nakaka-comfort talaga siya. Okay? Diba? But this one, unlike others, eto, mas masarap siya pag sinishare siya with other people na, you know, gusto rin ng tuna. Mas masarap siya. Pero yung lucky me kanina, ako lang kumakain nun. Then, gusto ko talaga siya. Ito, kailangan, I have to share it with someone kasi napakarami niya. Pero, promise, it reminds me of camping days. Yeah. Kasi ito rin nakakain namin sa bukid na madaling dalin, madaling lutuin, madaling i-open, so busog ka na agad. Here's the top 4. Ang top 5, okay, ang top 5 na comfort food ko is actually, yeah, comforting talaga siya, pero syempre, hindi siya katulad ng iba na madali lang, you know, ma-acquire, especially that I live quite far from the city, or like, I really have to go to this specific store or shop to get it. So, hindi siya ganun ka-available, although maraming stores na nagbibenta nun, pero hindi siya katulad ng itlog na nandiyan lang sa refrigerator, open mo, crack mo, ayan na. O i-open mo to, may mga stocks kayo. Kailangan mo talaga pumunta doon or magpa-deliver. Ito ang top 5. Ready na ba kayo? So here's the top 5. Ha, burger. Particular rin ako sa brand. Jollibee siya. Yum burger. Kahit walang cheese, okay lang. Basta yum burger siya. Diba? Nararamdaman niyo ba yung nararamdaman ko? Yan, gutom, nagugutom na rin ba kayo katulad ko? So, baka naman nakikita niyo Jollibee dyan, eh, you know, baka naman. So, eto siya. Yung smell pa lang, especially, I remember this nung nasa Manila ako nag-aaral, ano. Tignan ito, pagka hindi na ako nakakain ng dinner or ng breakfast, tapos napadaan ako sa Jollibee, bili agad, then sa train, sa LRT train ko siya, kakainin or on the go and then or sa bus yan, then people would look at me na ano yung amoy na yun, diba? Ito siya. So ito is a yum burger lang, wala siyang cheese. That's totally fine with me. Kung may cheese, bonus na lang yun. So let's try. Umiyak ng anak ko. Bakit ikaw lang yung kumakain? Di mo ako pinapakain. Ah. Charot.
amoy pa lang, busog ka na. Di ba? So, ito, comforting talaga ito sa akin. Last bite. Para i-share ko naman ito sa kanila. Feeling ko naging comfort food na nila ito ngayon. After nilang makita kong kumakain. So, while eating them, parang ini-imagine ko yung mga food vlogger ba, pag tumitigim sila, parang nam-nam-nam-nam nila yung kanakain nila. So, as a Filipino, I guess those food na pinakita ko, very common to all of us, no? Okay, I wanna know what's your comfort food, okay? It may not necessarily be healthy or hindi siya ideal, pero sometimes, at some point in our life, when we feel down or when we feel na medyo malungkot tayo or gusto natin ma-comfort through the food, we choose these kinds of food, di ba? And then when we taste them, parang, ay, okay na ako, di ba? So, comment below kung ano yung mga food na yon, and then let's try kung gusto ko rin siya. Baka mapalitan na itong mga comfort food ko, at I will adapt to the comfort food that you have. So, see you again in the next video, here in It's Our Family. Okay, hindi natin to. Ba, na-record ba na ko? So, yung anak ko nanonood ngayon. Yung matitira sa kanya.